Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga guys, ay kung paano ang gagawin para ayusin ang pagkakatanim ng mga cactus. Cactus naman ngayon ang ipapakita ko sa inyo, mga guys, kung paano ito itatanim muli. So, ito ang gagawin natin. Meron akong dalawang paso dito. Ito ay gawa ko pa ito last year, 2019. Kaya lang, pangit na ang itsura. Kaya ang gagawin ko ngayon ay aayusin ko yung mga tanim, yung mga inilagay ko. Tapos, gawin ko ring dagdagan ko ng kaunti yung mga cactus at succulent. Ito yung dalawang paso na gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin. Ito yung unang paso. At ito naman yung pangalawa. Ang unang natin gagawin, ang unang kong gagawin ay ayusin ko muna yung mga bato na inilipay ko. Ayan o, guys. Ang haba na ng ubat. O, tingnan nyo, may ubat na siya, o. Mahaba. Tapos itong cactus na ito, o, tingnan nyo, o. Ayan. Guys, oh hindi, ito lumaki. Okay. Tapos, yeah. Ayusin natin yung lupa. Pinisin natin yung may iba. Mga maliliit ng bato na ganito at ang design. Ayan. Babalik ko rin ito pag naitanim ko na itong mga cactus na ito. Ayan. Ayan natin. So, habang inaalis ko yung mga cactus o halaman dito sa may paso, ay i-discuss ko sa inyo kung paano ko ginawa ito at ano yung soil mix na ginamit ko. Noon, wala pa akong alam-alam tungkol sa pagtatanim ng cactus, kaya siguro hindi masyadong lumaki yung mga cactus ko dito sa pasong ito. At saka yung lupa, matigas, kaya siguro hindi lumaki yung halaman. Tingnan niyo kasi ito yung lupa ang ginamit ko. Ayusin natin yung cactus. Ayusin natin yung lupa. Ayan, ito yung ubat, guys. Ayan, ayusin natin yung ubat. Ay, yung ubat, yung lupa. Ayan. Ayan, ayusin na. Ang ganda, guys. Noon ito, ang liit. Ganyan lang siya. Noon din dito, ganyan.
O, tingnan. Ayan. Ayan. Next. Guys, huwag tayong matakot na alisin nung lupa at kung ubat lang ang nakikita. Kasi, hindi ito mamamatay. Ayan. Ayan. So, pag nasa natin yung lupa, yung mga nakadikit dito sa mga kasi dito, mamumula yung mga bacteria at yung kumakain dito sa loob. Yung ang nagpapabulok sa may ugat ng cactus. Kaya dapat natin linisin. So, linisin sa loob. Okay. 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 Parang hindi ito yung agad. Kaya alisin natin yung lupa at palitan natin. Iba kasi ang ginamit kong lupa dito. Walang pumis. Basta, noong binili ko ito, inalis ko na yung plastic na pinaglagyan. Diretso sa may paso. Hindi pinalitan ng lupa. Kaya, tingnan nyo guys, so, ito. Iwan ko kung ano ito nangyari. O, tingnan nyo, yan. Yan. So, ito ang tumisira sa ubat ng cactus. Tingnan nyo, kaya hindi lumaki yung cactus. Kunti lang. Lumaki lang ng konti. Saka dumami din yung cactus. Pero natin gawin ay hugasan natin yung cactus. Hugasan natin yung ugat yung inalis natin yung lupa. Hugasan natin. Dito. Lugod lang natin dito sa may tiba. Hugasan natin. Ganyan. Bye.
ang pinakahaba. Guys. Ah. Oh. Haba, diba, guys? Yan lang mga guys, yan lang ang ituturo ko sa inyo. Sana meron kayong natutunan sa ginawa ko at sana gawin nyo rin sa inyong mga tanim na cactus. So, sa susunod na video, siguro mag-tour tayo sa mga halaman ko dito sa labas. So, outdoor plants muna bago ako mag-indoor. Kasi sa indoor, marami pa kasi akong aayusin. Kaya dito muna sa labas ako mag-tour sa indoor. Kapakita ko sa inyo yung mga halaman ko na matagal na rin na binili ko yung iba. Yung iba, hinihingi ko lang sa kapit bahay. Ganun. So, ganun lang guys. So, don't forget like, share, and subscribe. Bye!